Lag tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, na naik sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nalaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumairi. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng ikapito na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng Poong Hesus Nazareno. Ngayon, 15 ng Mayo, ay ginugrita natin si San Isidro magsasaka. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intention para sa araw ngayon. Ang inyong mga intention kayo na sa loob ng Basilica Minor at Pansanlambanan ni Jesus Nazareno, ang mga nag-iisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intention naman na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Mga kapatid, sa gawa ng mga apostol, si San Pablo nagpapaalam, pero sinasabi niya na kailangan silang matiling matapat at magkaroon ng pagpastol sa isa't isa o pagbantay sa isa't isa para sa kanilang kabutihan at pagkakaisa. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, nagdasal ang ating Panginoong Hesus upang ang lahat ng na mga nananalig sa Kanya ay magkakaisa, gaya ng Diyos na Ama at Siya ay isa. Sa buhay natin, ang pagkakaisa ay napakahalaga upang mabuklod tayo na isang tunay na sambayan ng Diyos. Ngunit maraming mga pagsubok at maraming mga pinagdaanan na siyang dahilan ng iba't ibang problema gaya ng pagkahiwa-hiwalay, pagkawatak-watak sa mga iilang mga Kristiyano. Tayo rin ay nangailangan na magsusuri sa ating sarili kung tayo ba'y sumusunod o tumatalima sa kalooban ng Diyos at naging instrumento ng pagkakaisa ng lahat na nanalig at nampalataya sa Panginoon. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating karupukan at kahinaan, tayo nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagtutulan. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa tanang kinapal at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa San Sinukob. Ang maasahang pagganap ni San Isidro magsasaka.
sa kanyang pagsasaka ay aminawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ng lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sakawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mga mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayo'y mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon, itinatagubiling ko kayo sa Diyos na kanya, at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinagpagimbalan. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita sa ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ganitong pagpapapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama sila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya ay hindi na nila makikita uli. At siya'y hinatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y inyong ipadama ang taglay mong kalakasan. Ang lakas na ginamit mo, doong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahanang templo at pati mga hari do'y naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, sa poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupurit, ang Panginoon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula ro'y maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghari siyang tunay. Niyang taglay, niyang lakas ay puhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa santuwaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbigay ng kapangyarihang lakas ng kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tumayo banla. Alleluia, 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 alleluia.
Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay babanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nalalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinibigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspo sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan. Tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko inanalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan. Tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang may talaga rin sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ikapito na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. At ngayon ating ginugunita si San Isidro Labrador, magsasaka. At ngayon ay panahon na titingnan din natin paano ang mga magsasaka magkakaisa. Sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagkakaisa ang mga magsasaka. Dito sa ating bayan, kailangan pang ipagdasal na magkakaisa ang mga magsasaka upang tayo'y uunlad. Pagkakaisa, isang tunguhin, inaasam-asam ng lahat ang pagkakaisa. Ang isang pamilya ay gustong maging matapat upang manatili sa pagkakaisa. Ang mga organisasyon ay umaasa na magkakaisa. Ngayon, ang maraming mga bangka, mga 100 halos na pupunta sa Scarborough Shore
na tinatawag na atin ito. Nagkakaisa sila upang ipahayag ang pagkakaisa na atin nga yung economic zone sa Pilipinas. Siyempre may nagkakaisa rin na mga bangka at hindi lang bangka, mga barko ng pangyera sa China na sumasalubong sa kanila. Nagkakaisa rin sila. Pero ang magandang pagkakaisa ay ang nangyari ngayon sa Geneva, Switzerland. Nagkakaisa ang lahat ng mga eksperto sa siyensya, medisina at iba pang mga eksperto sa buong mundo upang pag-usapan na itigil na ang biopiracy. Ano po yung biopiracy? Yung bang ang DNA o ang mga genetics ay pakialaman at hindi na maganda para sa lahat ng tao. Kaya mayroong pagkakaisa. Ang pagkakaisa sa salitang Hebreo, dahil ang ating Panginoong Hesus po ay Hebreo Hodyo, ay akdot. Pero ang ating mga pagbasa na orihinal na nakasulat sa Koinoko na Grigo, ang pagkakaisa po ay inotita. Inotita ay nasalin sa Latin, unitatem. Kaya kung inyo pong napansin, ang ating ebanghelyo ngayon ay ang panalangin ng ating Panginoon upang pagkakaisa. Sinasabi niya, ngayon sa ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 17, pangalawang bahagi ng versikulo 11, sinasabi niya sa orihinal na pagkasulat, Osen hen katos himes. Ang ibig sabihin dito, magkaisa sila ayon na tayo'y isa lang. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng kapatiran, pagkakaisa, upang tayo ay masintro sa Kanya. Pero mayroon talagang hindi itatanggap at iyon ang nangyari. Kaya nga sa ating unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 20, versikulo 28 hanggang 38, si San Pablo nagpaalam na sa lahat ng mga nananalig doon sa Gresya dahil hindi na siya makabalik. Dahil hindi tinatanggap ang Panginoong Hesus na siya ang Mesiyas at iyon ang buong lakas na ipinapahayag, buong lakas at tapang na ipinapahayag ni San Pablo sa iba't ibang dako. Kaya siya nagpaalam. Pero maganda ang kanyang pagpaalam. Una sa lahat, manatili silang matapat sa salita ng Diyos dahil nagbayad na ng buhay ang ating Panginoong Hesus upang maligtas tayo. Dahil ang Diyos ay siya namang pinakasintro ng lahat. Kapag kasintro siya ng lahat, lahat tayo ay magkakaisa sa kanyang pangalan. At kung ito'y ating ginagawa, tama yung sinasabi sa versikulo 23 sa Salmo 67 na ating napakinggan ngayon, ang tanang mga kaharian, ang pong Diyos ay aawitan upang tayo ay kumikilala sa Diyos na siyang sentro ng ating kapatiran, ng ating pagkakaisa, sapagkat iba't iba man tayo, isa lang tayo. Iba't iba man ang ating mga paningin sa buhay, iisa lang tayo ng mga anak ng Diyos. Napakahalaga ang pagkakaisa. Sa pagkakaisa o manatili tayong nagkakaisa, ang tahanan ay magkaroon ng kapayapaan. Kapag tayo'y nagkakaisa bilang simbahan ng Diyos, anuman ang ating mga paniwala, mga tradisyon, mga kaugalian, mga kalakaran, hindi po yan ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos na dapat tayo'y magkakaisa. Kaya sa ating ebanghelyo, kung naalala ninyo, nanalangin ang ating Panginoong Hesus na
pinagkaisa sila sa pangalan ng Diyos. Ano po ang pangalan ng Diyos? At bakit nabanggit ang pagkakaisa? Ang pangalan ng Diyos, kung atin pong tingnan sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, Verso 14, Yahweh, ako ay ako, o ako. Ibig sabihin, iisa lang siya. At dahil iisa siya, dapat tayo rin na mga anak ng Diyos ay magkaisa at tayo'y tinubos ng ating Panginoon upang maging isang bayan, isang pamilya ng Diyos. Kaya hindi po natin tingnan ano yung kakaiba o nagkakaiba na bahagi ng ating pagkatao. Ang atin pong titingnan, ang ating pagkakaisa at una sa lahat, tayo ay ipinagdasal na ng Panginoon na hindi tayo makasanlibutan. Sapagkat ang pagkakaisa sa sanlibutan ay siyang nagdudulot ng pagkabahagi-bahagi o pagkawatak-watak. Kasi ang isang grupo, ganito ang kanilang pagkakaisa, ganyan ang kanilang tunguhin, etc. Ang isang pamilya, ganito at ganyan. Kailangan tayong magkaroon ng matibay na ugnayan sa isa't isa. Na nababatay una sa lahat ng pag-ibig sa Diyos. Na ating tingnan ang kabutihang loob ng Diyos upang itong pag-ibig na ito ay siyang maging tanda at batayan. So hindi lang tanda, sign, batayan ng ating pagkakaisa. Binayaran ng dugo, ng buhay, ng kamatayan ng ating pong Hesus Nazareno. At siya na buhay muli upang sinasabi, pinagtibay niya na tayo ay dapat magkakaisa. At sa ngayon, sa ating ebanghelyo, dapat nga tayo'y magkaisa. Huwag nating titingnan ang mga kakaiba o ang pagiging iba sa iba. Dapat nating tingnan ano ang nauugnay sa atin. At yon ang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos na nagkaisa sa atin. Pangalan ng Diyos. Mga tunguhin at mga plano ng Diyos. Lahat ay tinuturuan tayo magkakaisa. Ipagdasalin natin ang ating bayan na tayo ay magkakaisa. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos upang tayo ay Kanyang bigyan ng biyaya na tayo ay magkakaisa. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus at ang Ama, iisa. Naway, tayo'y maging isa rin sa Kanyang pangalan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang naghahanda tayo para sa Pentecostes, naalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao, kaisa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Atin pong itutugon, Ama, italaga mo kami sa iyo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga naglilingkod sa bayan naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng Kanyang presensya,
Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggan, kasama ng Diyos ng pag-ibig, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagtiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro Labrador. Ang pinagpagura nila sa tag-ulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inuming sa amin ay nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinarangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao, sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kahit isa namang LCC awit ng papuri sa iyong bahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Itinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid namin na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan may dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Isidro Labrador, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga regaling na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kaming naming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at resulat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ito. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago tuwagas. Sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y Paskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago tuwagas. Paskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago tuwagas. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa
sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagpapasalamat itong aming pagsasalo sa tanim at ani na mga magsasakang katulad ni San Isidro Labrador na iyong idinangan. Ang kanyang malasakit na paglingkuran ka at ang kapwa ay siya nawang umiral sa aming pagsisikap na hainan ang lahat ng iyong bigay na kakanin sa araw-araw sa pangitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayong mga narito, kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng poong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng maglilingkod, lahat ng narito, lahat ng nakiisa sa atin, naway ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat. Pagkakaisa, unity, tila mailap na pangarap ng bawat isa sa atin sa mundo. Ngunit adikaing malaginto na dapat nating gawin, na dapat nating asahan upang sa ating pagkakaisa, ang Diyos ay siyang kapangyarihang nag-ugnay-ugnay sa atin sa pamagitan ng kanyang pag-ibig sa atin. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inayag mo siya ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan naman yung mga karamdaman. Sa pangitan ng binisinto na maalan ng pangakon sa binyag na ikaw ang naibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating pong Jesus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Tinitingko ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhat ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhat ka namin.